planyo. Ngunit, hinupit hupit sa kapoy ng dilim. Si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayon, bakasyon na. Si Nemo ay luwan na iwang kasama ng ibang kapen sa screen. Nakagambak siya sa buto ng mga maaaring babong sa kodil at ito. Kita. Isang araw, isang pagnarong hanot ang nangunusok ang minyo sa silid. Inilipad siya sa labas. Nagpalutang-lutang sa hangin si Nemo. Kita. Naroong tumaas siya. Naroong bumaba. Muntik na siya at sumabit sa mga tanan ng batid. Nang mapadbad siya sa tabi ng daan, muntik na siya mahagip ng humahagip sa sasakyan. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Nakilang siya ng jeep, gulyawan ng kotse at sinikalan ng bus. Mabuti na lang at napakagaan ni Nemo. Nagpatawin-tawin siya sa hangin bago tuluyang tumapag sa gitna ng panon na damo sa palaluan. Nakahinga ng maluwag si Nemo, ngunit nagulat siya sa labi na nagtatakbuhang paa. Nabungkit na makalapag sa hadya. Nag-aabulan ang mga bata at kay sa iyo sa hadya. Araw-araw, tuwing hapon, minapanood ni Nemo ang mga bata na nagtatakbuhan. Ingit na ingit siya sa kanila. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan, gustong-gusto siya maging isang tunay na bata. Gusto kong tumawa tulad ng totoong bata. Gusto kong tumakbo tulad ng totoong bata. Gusto kong mag-alis ng bola tulad ng totoong bata. Sabi nila, kapag may hinihiling ka raw na gusto mong matupad, kailangan sabihin mo ito sa pinakamalayong sinuman sa langit. Kaya isang gabi, matiyagang nagbantay sa langit si Nemo. Hinintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin. At nang makita niya ito, sinabi niya ang kanyang bituin. Bituin, bituin, tupalig ngayon din. Ako'y gawin isang batang nakalayan. Umigit ng maliit na maliit si Nemo. Naramdaman niya parang umiikot ang paligid at nagpapagulo ang mga busina sa sasakyan. Totoong bata na si Nemo. Pagdilat niya, kasama na niya ang kanyang totoong tatay na walang trabaho at totoong nanay na bayang subayan. At walang totoong kapatid na ang inay-inay sa isang masikip, makipot at tagpitangkin pero totoong bahay. Huwag kayong tatamad naman! Sigaw na kanyang totoong tatay. Magtrabaho kayo. Kaya lang pinitan tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Uy! Taas na tao mo. Alakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya pansin ang mga kumakagibis na bus. Hindi niya pansin ang mga kumakagibis na jeep. Isip siya na isip kung paano makatulong sa kanyang totoong pamilya. Kahit bata pa, napilita maghanap buhay si Nemo. Sa umaga ay nagtitimba siya ng sampagita at tumahabol-habol sa mga kotse. Pagod na pagod si Nemo araw-araw. Pakiramdam niya, mabilis ang kanyang pagtanda. Kaya, naisipan niya pumasok sa eskwela. Sumilip siya muli sa paaralang pinagalingan niya. Pero, dahil marumi ang kanyang suot at walang sapatos, tinapin lang si Nemo ng libro. Hindi ka bagay dito, sabi ng libro. Ang baaw-baaw mo. Nagalit din sa kanya ang mesa. Ang dumi-dumi mo. Sumisuan din siya ng pisara. Alis dyan! Kaya, napili na tumakbo si Nemo. Nagtatakbo siya at nagtatakbo hanggang sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat, pero nagtikap lang ito. At kahit ang huwag mo nang dagdagan ng basura dito. Sigaw nito kay Nemo. Malungkot na naglalakad si Nemo. At sa maraming kalye na marusin ng lungsod, sa bawat sulong, hindi mo mga batang kalye na nagbibenta ng sampalita, na nagtitinda sa sigarilyo at tsayo, habang maliksik sa sabi ito sa mga sasakyan. May mga kalbo, nalisin, at palawar na yakap-yakap ang supot ng plastik. Nakapagsimisimot nila ay parang naguguhit sa kanilang mukha ng mangmang na ngiti.
mata na akay-akay ng mga matatundang puti na parang islap ng malisong ang islap ng mata. May dami-dami palang batang kalye. Naisip ni Nemo, kung gabi, kung paano sa hindi umigit ang mga matatundang kalye, ang mga batang kalye ay nagtitipon-tipon sa kalye ng management ng bayan ni Kim Kim Kalibro. Tumakot po sila. Yeah.